Okay, let's start. General education tayo. Good evening, good evening, good evening po. Live tayo ngayon. Sir Melvin Boracho here. And I will be teaching you general education science. So after me, I think I will be only around for 1 hour. And then Ma'am Kath will go next para sa kanyang mathematics. Okay? Sige, simulan natin. General education science. So marami itong scope, no? Bio-sci, environmental science, physics, chemistry, at the likes, no? Marami pang iba. So atin siyang at least i-simplify and then i-touch natin yung mga mahahalagang konsepto sa kanya. Do not worry kasi hindi pa naman ito yung last for general education science lecture ko. Marami pa pong lecture na gagawin. No? May marami pa akong lecture na gagawin with this subject. So pasiuna lamang po ito dahil available ang ating lecturer at 7 p.m. no? So kailangan kong mag-lecture para po hintayin siya. Okay? Sige, so si Sir Melvin muna na makinig muna kayo sa akin. Let's go, science tayo tonight. Again, kumusta yung mga preparations ninyo? I hope na you're doing well po sa inyong preparations sa September board examination. Alam ko pong medyo matagal pa yon. Pero huwag kayong kampante masyado dahil ang oras po napakabilis lumipas kapag po may laban kang darating. Okay? So again, habang maaga, maging proactive ka, gawin mo na lahat at the moment para po hindi ka mahirapan pagdating po ng September. Okay? Sa general education po, all memorization, minsan merong metacognition, pero again, lahat po naaaral. Lahat po pwede mong sagutin ng tama dahil objective po ang general education. So mas marami kang alam, mas maraming na memorize, mas maraming na padrill, mas mataas ang score. Okay? Now the standard of Sir Melvin for general education is 90. No? Ayoko po na bababa ka sa 90. I want 90 and above. So that means the magsunog ka ng kilay. No? Damihan mo pa yung mga inaral mo. Magbasa ka ng magbasa, magpadrill ka ng magpadrill. Gawin mo lahat para po ang general education ang hihila sa rating mo para kapag hindi maganda yung majorship results, ang general education yung hihila sa mga hindi mo masyadong forte. Okay? Alam ko naman na magaling ka sa major mo at lalo na po sa mga BE Ed, wala silang major masyado. Prof Ed at Gen Ed lang, 40 yung Gen Ed at saka 60 yung Prof Ed. 20 naman po sa majorship. 20 sa general education, 40 sa majorship, at saka 40 naman po sa prof ed para po sa mga may major. Now, ang problema sa mga may major, hindi nila sineryoso yung gen ed kasi nga po 20% lang. No, mag-unos dili ka. 80 po ang total ng prof ed at gen, prof ed at majorship mo. Yung 20 na yan, kapag kaya mong i-perfect, perfect mo na. Okay, huwag mong sayangin kasi ito yung mga humihila, no, talaga sa mga rating na tagilid. Okay? Ang general education po ang saver, no? Ang rate saver mo sa resulta ng board examination mo. Bakit? Madali na nga siya, hindi mo pa sinagot ng tama. Madali na nga siya, mababa pa yung rating mo, 'di ba? O ang sayang, 'di ba? Kapag madali, ibig sabihin perfect natin. Pag madali, kung kaya natin, magbigay lang tayo ng isang mali o wag nang magkamali talaga, perfect na talaga natin para at least siya yung magiging bala natin kung ano man yung mangyayari sa iba pang mga kategory ng examination. So again, gusto ko lamang kong sabihin dito sa so Gen Ed, dahil madali siya, i-perfect natin siya. Ayos ba yun? Again, dahil ang Gen Ed madali, sabi ninyo, sabi ko rin, i-perfect natin siya. So wala kang excuse ha, na hindi ko yun alam sir eh, hindi ko naaral eh, or nasabi mo yun sir eh, pero hindi ko talaga masyadong sineryoso kasi madali ang gen ed. O yun yung problema, madali na nga, hindi mo pa nasagot. Again, kapag madali, ibig sabihin kailangan mong masagot. Kapag madali, ibig sabihin kailangan mong makakuha ng 90. Ibig sabihin po, you have lesser allowable mistakes po sa gen ed. Okay, para kung ano man yung mangyari sa iyong ibang categories, ay ang gen ed po ang iyong sandalan. Pero again, ang inyong majorship, huwag kayong mag-alala dahil may lecturers na rin tayo for your majorship. So wala pong dapat ikabahala dyan. And then,
Kapag alone ka, magbasa ka lang talaga ng magbasa, bumili ka ng reviewers, no? Huwag yung sa online na mga soft copies, hindi ko po nire-recommend yan. Bumili kayo ng legit na mga reviewers, no? Marami sa Shopee, okay? Marami sa Shopee. So, simulan natin. Item number one tayo. Nasa na ba yun? Ayan. So, pag-usapan natin ng content knowledge and pedagogy or the what we call PPSD domain number one. Okay, ano yung tatandaan natin dito? My knowledge, my ICT, my mother tongue, okay, at strategies. Tandaan nyo po yung apat na yan. My knowledge, my ICT, my mother tongue, at saka my strategies. Okay? Now, ang distribution po for science, written work natin dito is 40, performance task natin dito is 40, and we also have the 20 quarterly assessment. So, unique siya katulad ng mathematics, okay? So, magkasama silang dalawa dahil language nila, no? Language ng science and mathematics, tama ba? Yun. All of the characteristics, let's go to the item na na-prepare ko for this lecture. Unang item, all the characteristics of scientific assertion. All are characteristics of scientific assertion except one, which is it. A, systematic. B, objective. C, hearsay. D, empirical. Again, saan daw dyan yung hindi characteristic ng scientific assertion? So, pag sinasabi natin yung scientific assertion, ano hindi kasali? Very good. Sumasagot sila. Yan. Systematic ba yan? Objective? Hearsay? Or empirical? Ano ba yung empirical na yan? Empirical means factual evidences, no? That can be touched or seen or felt, no? By our senses. Objective, of course. Objektibo. Hindi siya subjective. Okay? Systematico, of course, no? Dahil scientific assertion, dapat merong, tag dito, merong order, no? Scientifically. Okay? So, ano ba yung scientific method nating sinasabi dyan? Ang scientific method natin na memorize natin ay ang unang step, identifying the problem, di ba? Ay yung pangalawang step. After identifying the problem, you formulate the hypothesis. Okay? After formulating, you test the hypothesis. Fourth is what? You analyze the results, and the last one is formulate the conclusion. Okay, pag nahihirapan ka dyan, sabihin mo na lamang po if tough. Ayan. Again, pag nahihirapan, sabihin mo na lamang po if tough. Identify the problem, formulate the hypothesis, test the hypothesis, analyze the results, and the last one is formulate the conclusion. Now, sa tanong na to, anong sagot? Very good. Hearsay, yung mga sabi-sabi, yung mga naririnig mo lang, yung chismis, di ba? Sila po yung hindi kasali sa scientific assertion. So yung mga marites natin na mga kapitbahay dyan, hindi scientific yung mga sinasabi nila. Naririnig lang nila mula sa ayan, kapitbahay na chismosa rin, di ba? So again, ang mga naririnig mo ay hindi po parte sa characteristics ng scientific assertion dahil wala po siyang bearings. Okay? Walang basihan masyado yung hearsay eh. So that's letter C. Para lang yan sa mga marites nating, ayan, kapitbahay at kamag-anak, no? So the five key descriptors of scientific method are, sabi ko kanina, empirical, factual. Replicable, yan, pwede daw ma-replicate. Provisional, objective, and systematic. Okay, so anong wala dyan? Hearsay. Okay, yan. Nasagot nyo naman po ng tama. Very good, palakpakan mo ang sarili mo. Item number two, the following possess a true nucleus in their cells except, yan. Again, the following possess true nucleus in their cells except, well, sandaw, ang board exam, mahilig sila sa not to include, except, not implied, okay? Mahilig sila dyan. So what is the correct answer for this one? We have animals, bacteria, fungi, protists, or plants. Saan daw dyan sa mga nasa choices na yan ang wala raw totoong nucleus? At tingnan natin yung mga sagot ninyo. A, okay. B, C, yan. Iba't iba yung mga sagot. Okay. Kompletuhin nyo na. Yan, very good. Kinumpleto talaga. May E. Yan. Okay. Ano bang tatandaan natin dito? Si prokaryote at si
Eukaryote lamang, di ba? So again, i-identify natin ang bawat isa sa kanila kung sila ba ay prokaryote or eukaryote. Okay? So, una, animals. Eukaryote, prokaryote. Sagot. Oh, very good. That's a eukaryote. Ibig sabihin, may true nucleus siya. Okay? Siya. Okay? Sunod, bacteria. That is a prokaryote. Ibig sabihin, iisa lamang. Wala siyang true nucleus. Pag fungi naman po, yan, that's still a eukaryote. Protists and plants are all eukaryotes. So, ibig sabihin, si bacteria lamang po yung naiiba sa kanila. Dahil si bacteria ay walang true nucleus dahil siya po ay isang prokaryotic cell. Okay? Again, si bacteria po ay isang prokaryotic cell. Okay? Yun. So, shapes of bacteria naman tayo. Pag, again, naalala niyo yung mga shapes ng bacteria. Pag sinasabi natin cholerae, that's comma. Okay? Cholerae, comma. Kapag naman po, rod shape. Ano yun? Bacilli. Okay? Pag sinasabi naman natin coccus, spherical. Again, coccus, spherical. Okay? Pag sinasabi naman natin spirillum, spiral. Tandaan niyo po. Ulitin natin. Cholerae, comma. Okay? Rod shape, bacilli. Coccus, that's spherical. And the last one is, ayun isa na hindi natin nasali. Spirillium, that's the spiral. Okay? So, hindi natin dapat kalimutan yan dahil ang isa dyan lalabas. Si comma shape ang lumabas, no, lagi. Si comma shape po yung laging lumalabas. Okay? So, here, we have the bacteria as our answer because it's a prokaryote and it has no true nucleus. Tama? Ayan. Nakatama ka ba? Yun. So, wala pang mali ang iba. Okay? Ang iba naman, nagkamali na ng isa. Yan. Next item. The basic unit of structure and function in living things is the blump. Again, the basic unit of structure and function in living things is the blump. A, nucleus. B, membrane. C, cell. D, chloroplast. So, familiar kayo rito? Cell na naman ang ating pinag-uusapan. Kung ano yung nasa kaloob-looban mo, siya yung pinag-uusapan natin. Okay? Now, irrationalize natin. Oh, may sumagot ng maraming C. Very good, no? Ibig sabihin, mga nag-aaral talaga sila kanina, nakikinig sa, yan, lecture, sa science kanina. Medyo mahina yung signal ni ma'am, pero ayos naman. Nairaos din. Okay? So, pag-usapan natin ang cell membrane. Pag sinasabi natin cell membrane, ang ibig sabihin dyan, yun yung structure na nag-cell. Okay? That's what you call cell membrane. Again, structure that surrounds the cell is called cell membrane. Pag sinasabi naman po natin nucleus, yan po ang control center of the cell. Again, nucleus, control center of the cell. Pag sinasabi naman po natin chloroplast, that's the powerhouse ng cell ng mga plants. Okay? Site of photosynthesis po siya. Again, ang chloroplast po ang powerhouse sa cell ng mga plants dahil siya po ang site ng photosynthesis. What about for animals? What is our powerhouse? That's the mitochondria. Again, the powerhouse of our cells for animals, that's mitochondria. Drill natin. Again, ano yung thin structure na nag-surround sa cell? Cell membrane. Control center. Nucleus. Kapag naman po, site of the photosynthesis, that's chloroplast. Okay? Pero pag sinasabi natin ang lahat ng living material inside a cell, ano ang tawag? Again, ano ang tawag sa lahat ng living material inside a cell? Ang tawag naman po doon, cytoplasm. Okay, ang tawag? Cytoplasm. Very good. Okay, so ano sagot dito? Letter C. Letter C, that's the cell. O, i-drill natin, i-drill natin. Again, thin structure, that's cell membrane. Very good. What about for the control center? Nucleus. Very good. What about for the lahat ng living things inside the living cell? Lahat ng living material inside the cell. That's what you call cytoplasm. Okay? Tapos naman po, ang powerhouse sa cells ng mga plants ay ang chloroplast. Ang powerhouse sa cell ng mga animals ay mitochondria. Tandaan niyo po yan. What about for the site of the photosynthesis? Plants, chloroplast. Malinaw yun?
Yes, sunod. What helps sequester waste products? Ano daw ang tumutulong na mag-sequester ng mga waste products, nang i-embargo siya ng waste products? Yan po ay ang vacuole, di ba? Isipin mo na lamang po yung vacuum, di ba? Sinisipsip niya yung mga dumi, mga alikabok, lahat na. Siya po yung nag-sequester, okay, ng mga waste products sa ating cells. Yan. Oh, may answer na agad. Naku naman, hindi nalagyan ng animation. Well, we'll still read the question. The cell structures that are break down nutrients, molecules, and old cell parts are known as blank. Again, the cell structures that break down nutrient molecules and old cell parts are known as blank. A. Ribosomes. B. Lysosomes. C. Vacuoles. D. Chloroplasts. Ano sabi ko kanina? Pag sinasabi natin vacuoles, that's the sequesterer. Tawag ba dyan sa mga nagsisequester ng waste products? Pag sinasabi naman po natin chloroplast, that is the site of the photosynthesis. And chloroplast also is the powerhouse of the plant cells. Very good. What about for the animals? Mitochondria. What is ribosomes, by the way? It is the protein synthesis. Okay? It is the one that performs protein synthesis in a cell. Pag sinasabi naman po natin digestive system or digestive organ of the cell, that is the lysosomes. Drill natin, site of the photosynthesis, chloroplast. Sequesters water or waste products, vacuoles. Pag sinasabi naman natin digestive organ of the cell, lysosomes. What about for the protein synthesis? That's the ribosomes. Pag sinasabi naman po natin thin structure kanina, cell membrane, control center, nucleus. What about for the all living material inside the cell? That's the cytoplasm. Okay? Continue tayo. Again, site of the protein synthesis, that's the ribosomes. So what about for the digestive system of the cell? That's the lysosomes. So what about for the site of the photosynthesis and the powerhouse of the plant cell? That's very good. Chloroplast. Next item. What are the most abundant element in the human body? What are the most abundant and in the human body? A. Carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen. B. Carbon, boron, calcium, nitrogen. C. Boron, oxygen, sodium, nitrogen. D. Boron, nitrogen, oxygen, and hydrogen. O, ano daw ang pinaka-abundant na element sa ating katawan? Nahihirapan ka ba? Ayan. Pero kapag tinanong ka, what is the most abundant element in the atmosphere? Sagot mo, nitrogen. Again, most abundant element in the atmosphere? Sagot, that's nitrogen. Very good. Pero dito, ano daw sa katawan natin ang most abundant element? We have there four choices, no? Okay, so pag nahihirapan ka, sabihin mo na lamang, kutsun. Sino ba may C-H-O-N dyan? Oh, and that's letter A. Very good. That's carbon, nitrogen, oxygen, and hydrogen. Again, everybody say, chon. Meron ba akong mnemonics dito? Tingnan natin. Ayan, chon lang pala yan, sir. Eh. Yan, chon. C for carbon, H for hydrogen, O for oxygen, and the last one is nitrogen. Those are the most abundant element found in the human body. Next item. What biotic relationship is shown by a hunter shooting wild animals in the forest? Is ano hunter, no? Nangunguha ng mga wild animals. Yeah, nangahunt ng mga wild animals sa isang kagubatan. Ano daw ang biotic relationship na pinapakita sa sitwasyong binasa? A. Grazing. B. Predation. C. Parasitism. D. Commensalism. Sige nga. Yan, may sumagot ng, yan, maraming sumagot ng predation. Yan, meron naman parasitism. Paano naging parasitism yan? Explain natin. Okay, pag sinasabi natin relationship, marami po yan and explain natin later. Pero sa choices muna tayo. Ano ba yung grazing? Kita mo yung kalabaw kumakain ng grass? Namatay ba yung grass? Hindi. So, ang tawag dyan, grazing. Okay? Pag predation naman po, merong namatay. Ang tawag naman dyan, predation. Okay? So, sa sitwasyon na binigay, sino ang namatay? Yung wild animal. Sino nagpatay? Hunter. Very good. So, is it predation or parasitism? What is parasitism? Parasitism po, hindi ka namatay. Na-harm ka lang. Okay? Example dyan,
yung parasites. Yan, di ba? So, yung na-harm ka ng na-harm, eh, wala ka namang na-benefit. Yun, parasitism yun. So, mag-ingat sa mga ganyang kaibigan. What about for commensalism? Commensalism naman po, nag-benefit siya sa'yo, pero ikaw hindi na-harm. Okay? Nag-benefit siya sa'yo, pero ikaw hindi na-harm. So, what is the correct answer in the given situation? Yan, that is predation. Bakit? Sino ba ang predator dito? Tayo ang hunter, di ba? Sino naman po ang prey? That's the wild animals. Oh, so that's predation. Now, explain natin. Okay, pag sinasabi natin symbiotic relationship, tandaan natin ang mutualism, commensalism, at parasitism. At explain natin yung mga karugtong no, na meron ito para naman po sa mga organisms, okay, at mga plants na meron tayo. Okay, pag sinasabi natin symbiotic, ayan, meron tayong mutualism dyan, makikita natin yung mga sea anemones and clownfish, no? Kita nyo naman po, friends po sila. So dyan tumatago yung clownfish na kapag may malalaking isda na dumadaan. So that is mutualistic. Tapos ang, tag dito, whales and barnacles naman po, sila po ay commensalism. Yung mga barnacles, no, nasa, tag dito, nasa likod po sila ng whales, no? Diyan po sila nanahanan, no? Masama sila sa lakbay ng whale. So, hindi ba na-harm ang whale? Hindi. Pero nag-benefit ba ang barnacles? Yes, dahil meron siyang shelter. Shelter na kayang protektahan siya sa mga, ayan, pwedeng mang-harm sa kanya. Laki kaya ng whale, di ba? Yun. So, that's commensalism naman po. Kapag naman parasitism, obvious naman po yung mga ticks, no, ng mga dogs natin. Meron din po sa mga kalabaw, meron din po sa mga kambing at sa ating iba pang mga hayop na nasa bahay, no? Sila po yung mga parasites, no? Kumakain sila, nagbe-benefit sila, tapos na-harm yung ating mga dogs. Hindi sila tumataba, pumapayat sila, nangangayayat sila, di ba? So those are symbiotic relationship. Now, pag-usapan natin ang examples, no, ng iba pang mga relationship na nabanggit. O, sabihin mo kung anong relationship ang meron nito. Mango and avocado tree. That's competition. Ano yan? Competition. Bakit nagiging competition, sir? O, nag-aagawan sila ng food, okay, at sunlight, yung mango and avocado tree. Pag sinasabi naman natin clownfish and animals, that is naman po mutualistic. Very good. Pag sinasabi nating lion and a deer, oh, sino ba ang prey? Deer. Sino ba ang predator? Lion. Anong tawag? Predation. What about for carabaos and grass? Oh, pag sinasabi nating carabao, kinakain ng grass, grazing lang 'yan, grazing. Okay? Pag sinasabi naman nating mango tree and orchid plant, lumalabas 'to. That's commensalism. Hindi na-harm yung mango tree, nag-benefit yung orchid plant. Yan. What about for shatikaw? Yun, ito yung pinakamasakit, no? Dahil, oh, meron bang kayo kung wala naman po, nag-benefit siya, baka oh, na-parasite ka. Pero kapag hindi ka naman po na-affected, abay, commensalism, ayos lang din po yan. Okay? So again, ang lumalabas po rito ay carabao, ano na, ang lumalabas po rito ay lion and a deer, mango tree and orchid plants. Okay? Meron din po sampagita and mango tree. Alam naman natin, no, kapag mga ganun po yung tanungan, alam agad natin yung relationship nila. Isipin mo na lamang po kung ano yung sitwasyon. Okay? Kapag nag-benefit ang isa na-harm, that's parasitism. Nag-benefit ang isa hindi na-harm, commensalism. Pero kung walang na-harm, walang nag-benefit, commensalism pa rin yan. Pero kapag nag-benefit silang dalawa, mutualistic yan. Kapag naman po kinain lang tapos tutubo naman yan ulit, that's grazing ng kalabaw at ang grass, no? May napaka-common yan. Kapag naman po lion and a deer, that's predation. Okay, next item. What is the most abundant inorganic compound in Earth? What is the most abundant inorganic compound in Earth? A. Water. B. Cellulose. C. Carbon dioxide. D. Hydrogen. Oh. Ang sagot dito. That is very good, no? Anong mnemonics na laging binibigay ni Sir Rito? That's Wincor. So ang sagot, most abundant inorganic, that's the cellulose. Okay? Ano na? Water, water. Organic cellulose. Litin natin. Pag sinasabi natin most abundant inorganic, that's water. Pag naman po organic, that's cellulose. Ano ba yung carbon dioxide? That is the one being
took in by plants during the day. Ano ba yung nire-release ng plants during the night? Carbon dioxide. Ano ba yung nire-release ng plants during the day? Oxygen. Ano ba yung tinitake in ng plants during the day? Carbon dioxide. Ano ba yung tinitake in ng plants during the night? Oxygen. Follow it, lumalabas yan. Tapos maraming nalilito. Ulitin mo lang tong video na to, okay? Hydrogen is the simplest element. Again, hydrogen is the simplest element. Wind core lamang yan. What chromosomes generate two types of sperm? What chromosomes generate two types of sperm? A, XX chromosomes. B, XY chromosomes. C, female chromosomes. D, extra chromosomes. At tingnan natin yung mga comment ninyo. Yan. Okay, we have A. Meron ding sumagot ng C. Okay, sige. Nakikita ko po yung comments ninyo. Yun, may A. Okay, yan. May B naman. Kompletuhin nyo na lahat. Yan, sige. Explain natin. Ano ba yung XX chromosomes na yan? That is the female chromosome. Okay, so given na si A ay female chromosome, madali nating ma-omit si letter C dahil parehas lang sila. Again, ang XX chromosomes ay from the female. Ano naman po ang sa male? That's the XY chromosomes. So, given na merong female chromosome at merong XX chromosome, hindi na sila yung sagot. So, you are left with letter B and letter D. Now, we have XY chromosomes and extra chromosome. Ano ba yung extra chromosome na yan? Yan po yung tinatawag nating Down syndrome or the infamous trisomy 21, okay? Again, ano yung extra chromosome? That's the Down syndrome or the trisomy 21. So, you are left with letter B, XY chromosome. So, kapag nagkataon, nagalit yung tatay mo dahil hindi siya magkakaroon talaga ng babaeng anak, ano ang iyong sasabihin, tay? Kasalanan niyo po yan, okay? Kapag ikaw naman po asawa, nagagalit talaga yung asawa mo or bana mo dahil ayaw magawa yung babaeng anak. Eh, hindi mo naman po kasalanan, no? Hindi kasalanan ng babae yan. Kasalanan po ng lalaki, ng tatay yan, okay? Ibig sabihin, siya ang may kasalanan kasi siya po yung may XY. Siya po yung may Y chromosomes. Yung babae yan, Y, di ba? So, kapag naman po wala, de, siya yung may kasalanan. Bakit pagagalitan yung asawa? Yeah. Kapag naman po Down syndrome, that's extra chromosomes. Okay? I hope malinaw po yan. Drill natin yan later, ha? Drill natin yan later. Okay, next item. Extra chromosome is commonly known as trisomy 21. Starfish reproduces through blank. Again, starfish reproduces through blank. A, runners. B, regeneration. C, budding. D, fission. Sige nga. Very good. That is, paano ba natin ito sagutin? Alam natin na si bacteria reproduces through fission. At alam natin na ang corals nagre-reproduce through budding. So, letter C and D ay hindi nakasali sa plausible answer. Okay? So, that's letter... Si runners ba? I think that's farm, that's for bamboos, no? So, mga kawayan po yan. So, you're left with letter B, regeneration. Okay? So, starfishes reproduces through regeneration. Bamboos reproduces through runners. Corals reproduce through budding and bacteria reproduce through fission. Okay, malinaw yon? Yes, drill natin yan later. Bacteria reproduces through fission, corals through budding, and that's what you call BF co-budding, di ba? So, tanungin mo yung boyfriend mo dyan na hindi mo magamit sa drill kung lalaki ba siya talaga. Dahil kung hindi, yan, budding yan. BF co-budding. Yeah, joke lang po ha, yun. BF, B for, that's bacteria, F for fission, corals for budding. Yan. Okay, pag-usapan natin ang, kasi lumabas ang isa dito eh, so pag-usapan natin yung mga types ng grassland. Pero ang tundra po ay hindi type ng grassland, isa po siya sa mga biomes. Okay, pero pag-usapan na lang natin. Ang prairies po, tandaan nyo po kapag prairie, okay, ipalalabas ko na. Eh, san dyan yung prairie? San dyan yung prairie? Again, pag prairie po, tall grasses. Again, prairie,
Tall grasses. Kapag naman po tundra, walang tree, tapos manakanakang grass at napaka-cold ng region. Tundra yan. Okay? Kapag naman po savanna, may manakanakang kahoy pero hindi marami. Maraming grass pero hindi marami ang kahoy. Pero may kahoy. That's savanna. Ang steppe naman po, kung tall grasses ang prairie, ang steppe ay mababa, short, okay? Short grasses. Yun. Again, ang prairie, matataas na mga grass. Ang mga steppe naman po ay mabababa, okay? Short grasses. Kapag naman po treeless, that's tundra, and then savanna po, medyo may trees pero hindi ganun karami. Okay? Pag-usapan natin ang biomes. Ano ba yung mga biomes natin? Una po ang aquatic biomes. Pag sinasabi natin aquatic, ayan, fresh and seawater, no? Biomes. Pag sinasabi naman natin na grassland, ito po yung regions na dominated by grass, no? Pag sinasabi naman po nating forest, ito po yung one-third, no, na nag-occupy sa ating earth, okay? Ang trees natin. So pag tinanong sa board exam, saan daw pinakamarami ang biodiversity? Sagot nyo, dipterocarps and corals. Okay? Corals. Bakit? Ano ba yung dipterocarp? Forest po yun. Okay? Again, dipterocarps, forest po yun. And then corals, that's the plausible. That's the correct answer. What about for deserts are dry? Yan. Tinatanong sa board exam, lumabas. Ano daw pinakamalaking disyerto? That's Sahara. Okay? Let's follow Sahara. Next. Tundra is the fifth biome na merong napakaginaw na temperatura na hindi siya hospitable para po sa mga maninirahan. Okay? Pero meron pa rin pa yung nakatira doon. No? So, i-drill natin. Again, pag sinasabi nating water, aquatic. Pag sinasabi nating grass, grassland. Pag sinasabi naman nating maginaw, tundra. Okay? Pag sinasabi naman po nating dipterocarps, forest. Pag sinasabi naman po nating largest desert, Sahara. Okay? Let's go to the next item. Large areas characterized by their vegetation, soil, climate, and wildlife. Oh, nasabi ko na to kanina. It's not food web. It's not food chain, nor biodiversity. It's biomes. Okay? Ano ba yung biodiversity? Life lang. Hindi kasali yung soil. Pag sinasabi naman nating food chain, chain, from the word itself, chain, isang linyahan lang. Pag sinasabi naman po nating web, that's intertwining. Okay? Intertwine. Ang clue word natin sa web, intertwining. Okay? Ang clue word natin sa chain, iisang linyahan lang. Ang clue word natin sa biodiversity, all forms of life. Ang ating clue word for biomes, kasali ang vegetation, soil, and wildlife. No? So, tandaan natin yan. What about for this one? Plant shedding of leaves or leaf drop during summer is an example of blank. Again, ang pagkahulog daw ng mga dahon during summer ay example ng ano? Behavioral adaptation, geographical isolation, hibernation, homeostasis, physiological adaptation. Explain natin. Ano ba tong physiological adaptation? Ito po yung abilidad, no, na mag-adapt sa sitwasyon kapag namimiligro ka. Example dito ay ang frog, di ba? Ang abilidad po ng isang palaka na lumukso ng malayo or mataas para po yan makatakas sa kanyang mga predators, no? Ang homeostasis naman po, ang homeostasis is the ability to remain stable, okay? Kapag naman po sinasabi nating hibernation, ayan, ang abilidad mong mag-slow down, no, sa pag-adapt, sa lalo na po kapag merong insufficient food na po sa lugar ninyo. That's hibernation. That's the ability of frogs also, I think. Tama ba? Geographical isolation naman, ito yung pangyayari na kung saan ang lokasyon ay binago or iniba. Example, merong pond, tapos hinati yung pond dahil wala yung school of fish, no? Yung mga isda sa gili sa kabilang pond ay nahati. So ang yung nahating population na yon ay gagawa ng sarili nilang characteristics, okay? Example diyan sa board exam ay ants, okay? Colony of ants. Yun, that's geographical isolation. Pag naman po behavioral adaptation, yun po ang
nangyayari during summer para po makapag-cope with sila sa lack of water, no, na mangyayari dahil po summer nga. So, deal natin. Pag sinasabi nating shedding of leaves, that's behavioral adaptation. Pag sinasabi nating ang location lang, geographical isolation. Pag sinasabi naman po nating ability to slow down, hibernation. Pag sinasabi nating stable, homeostasis. Pag sinasabi naman po nating the ability of frogs to get away from predators, physiological adaptation. Now, we have this definitions, no, na nakahanda, no? Frog's ability, that's physiological. Homeostasis, internal ability natin para makasurvive sa external challenges. Hibernation naman po, ito po yung pag-slow down, no, ng ating metabolic process para po makapag-cope pa rin tayo sa pagbabago, no, ng temperature and also our metabolism. Yan po ang abilidad ng mga frogs pa rin, nasa tama ako kanina. Geographic isolation naman po, physical separation lang ang nangyayari, no. Example, yung ant colony, no, nahiwalay sila, okay? So magkakaroon ng new characteristic na isisilang dahil po sa pag-separate, no, ng dalawang population. Next is, what causes bones to turn brittle and break easily? What causes bones to turn brittle and break easily? A, removal of type 1 collagen. B, decay of microorganism under heat and pressure. C, cellular metabolic process that breaks down glucose. D, vitamin C deficiency. Tingnan ko lamang po kapag available natin ang lecture na ito. Nahalata niyo po, nagmamadali ako kasi darating na yung ating lecturer. So, at least po, makarami man lang tayo ng konti. Yan. Okay. So, wala pa naman si Ma'am Kath. So, pagpatuloy pa rin natin. Okay. Sige. So ano daw ang dahilan kung bakit madaling mabali ang ating mga buto? Ayan, is it, okay, explain ko na lamang po. Letter D, that's scurvy, okay? Scurvy, S-C-U-R-V-Y, no? Pag sinasabi naman po natin, cellular respiration, I mean cellular metabolic process that breaks down glucose to produce ATP, that's cellular respiration. Pag sinasabi naman natin decay of microorganisms under heat and pressure, that's how petroleums are being created. So that's how petroleums are being created. So the correct answer for this one is the removal of type 1 collagen. Ulitin ko, pag sinasabi natin vitamin C deficiency, scurvy. Pag sinasabi ko namang metabolic process that breaks down glucose to produce ATP or energy, that's cellular respiration. Pag sinasabi naman natin decay of microorganism under heat and pressure, that's how petroleums are being formed. Pag sinasabi naman po natin removal of type 1 collagen, that's the reason why our bones easily break. Okay, next item. So I think magpapadrill na lamang po ako. I will continue this one the next time, no, na mag-live ako, na ako lang. Kasi meron tayong mathematics dito at hinahabol natin ang schedule ng ating expert lecturer. Okay? So magpapadrill ako from the top. Okay, handa na ba? Papasa ba? Kayo ba? Yun, tama. Yan, sige, let's go. Ano ang distribution ng ating science sa ating curriculum in terms of giving grades sa ating mga estudyante? Written work, 40. What about for the performance task? 40. What about for the quarterly assessment? 20. Very good. Pag sinasabi naman po nating 5 steps of scientific method, ano yun? If tough, I4, identify the problem. Formulate that hypothesis. Ano yung hypothesis? Educated guess. Pag sinasabi naman po nating sunod sa formation of a hypothesis, test the hypothesis. After testing, analyze the results. After analyzing, compose or create or formulate the conclusion. Very good. Pag sinasabi naman nating hindi kasali sa scientific assertion, that's hearsay. Very good. Hearsay. Pag sinasabi naman natin prokaryotic, that's bacteria. Pag sinasabi natin prokaryotic, meron ba siyang true nucleus o wala? Walang true nucleus. Okay? Walang true nucleus. Pag sinasabi naman po natin powerhouse of the plant cell, chloroplast. Powerhouse for animal cell,
mitochondria, the site of the photosynthesis, that's chloroplast. The the protein synthesis, ribosomes. What about for the digestive system of the cells? Lysosomes, the basic unit of life, cells, okay? Cell, yan, the basic unit of life, cell. What about for the thin structures that surrounds the cell? That is the very cell membrane. What about for the control center? That's the nucleus, very good. What about sa lahat ng living material inside the cell? That's cytoplasm. Ano yung nag-collecta ng waste products? Vacuoles, very good. What about for the side of the protein synthesis? That's ribosomes. Okay, what about for most abundant element in the human body? Okay, yan, ang bilis nila. That's carbohydrates, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Ano yung marix? Chun, pag sinasabi natin most abundant element in the atmosphere, nitrogen. Hunter, shooting wild animals, that's predation. What about for mango and avocado tree? That's competition. What about for clownfish and sea anemone? That's mutualism. What about carbon grass? Grazing. What about mango tree and orchid plant? Commensalism. What about for lion and a deer? That's predation. Okay, predation. What is the most abundant inorganic? Water. What about for the organic? That's cellulose. Okay, cellulose. What is the simplest element? Hydrogen. What is being released by plants during the night? Oxygen. What is being released by plants during the day? No. What is being released by plants during the night? Carbon dioxide. What is being released by plants during the day? That's oxygen. What is being took in by plants during the day? Carbon dioxide. What are they giving off during the day? Oxygen. Okay, ulitin nyo lang kapag nalito ka. Yan. Pag sinasabi naman nating XX chromosome, kanino yan? Kay mama. Kapag naman po XY chromosome, kay papa. So kapag wala kayong babaeng anak, sinong kasalanan? Kay papa mo. Sabihin mo kay papa, ikaw pala may kasalanan eh, pinapagalitan mo pa si mama. Kapag sinasabi naman natin trisomy chromosome, that's Down syndrome or the extra chromosome or the trisomy 21. Pag sinasabi naman po natin, meron siyang two genetic, meron siyang two types of sperm na chromosome. That's the XY chromosome or the chromosome of your father. How does bambus reproduce? Runners. What about for bacteria? Fission. What about for corals? Budding. What about for starfish? Regeneration. Anong mnemonics natin dyan? BF co-budding. Pag sinasabi natin may manakanakang kahoy pero grassland siya, that's savanna. Pero puro grass lang na matataas, that's prairie. Pero grass na mabababa, that's steppe. Pero kapag cold region, walang kahoy, tundra. Again, cold region, tapos walang kahoy, that's tundra. Pag sinasabi naman po nating vegetation, soil, and wildlife, biomes. Pag sinasabi nating all living things, biodiversity. Okay, biodiversity. What about for pinakamarami ang biodiversity? Dipterocarps and corals. Ano yung largest natin na desert? Sahara. Again, dry areas, deserts. Anong largest? Sahara. Okay? Has the lowest measured temperatures? Tundras. Very good. Dominated by trees? Forest. Dominated by grass? Grasslands. Okay? Freshwater and marine biomes? Aquatic biomes. Yun. Pag sinasabi natin intertwining connection, web. Pero pag isa lang, chain. Okay? Isa lang, chain. Pero pag intertwining, web. Tandaan nyo po yan. Ano yung abilidad natin na mag-remain stable in the external challenges? That's homeostasis. Kapag naman po ability natin na mag-slow down sa ating metabolism para po makapag-adjust sa lack of food, hibernation. Kapag naman po ability of frogs to live, that's physiological adaptation. What about for colony of ants na separate sila? Geographical isolation. Kapag naman po yung trees, nag-shred sila ng leaves dahil para gusto nilang ma-cope with ang summer. That's very good. That's behavioral adaptation. Ayos ba tayo dyan? Yeah. Nakakasabay ba?
Yun. So those are things na that you should... Sir, hindi mo nasali yung scurvy. Ah, sorry. Vitamin C deficiency, scurvy. Okay? Vitamin C deficiency, scurvy. What about for what secretes insulin? Pancreas. What secretes bile? Liver. What turns your bones easy to break? Type 1 collagen is being removed. Okay? Pag sinasabi naman natin how our petroleums are being formed? Through heat and pressure. Very good. Pag sinasabi naman po natin process of breaking down glucose to produce energy, cellular respiration. Yun, nakasabay ka ba? O, konti pa lang yun ha, si Sir Melvin Maglan.